Rising Morning, mga masterpiece, nagtanong sa atin kung paano daw ba tayo nagsimula magnegosyo. Sa totoo lang, mga bata pa lang kami, talagang nagbebenta-benta na kami. Dahil syempre, hindi naman tayo pinanganak na mayaman, mahirap lang ang ating mga magulang. Murang edad pa lang ay natuto na kaming tumulong para kumita ng pera. Naranasan namin na alam niyo yung matinda ng mga plastic sa palengke. Piso yan eh, mga ganun. 25 cents, ganyan. Pag merong buwibili sa palengke, mga isda, nilalagay namin yung plastic, yung supot na merong maliit, may malaki, ganyan. May kita kami doon. Natuto din kaming magbenta-benta o maglalako ng mga tinapay. Ang aming tita ay meron siyang maliit na bakery. Kami ngayon ay parang ahente. Taga-benta kami ngayon. Sisigaw kami dyan. Ikuti namin mga buong barangay. Pagdating ng tanghali hapon, sisigaw na kami ng Bisaya. Do not pudding pandisal. Ganun pa kami. Marami naman bumibili. Tapos may kita kami doon at nasubukan din namin magtinda ng ice buko. Ganun po. So meron kaming chinelas dito at yung tali at yung styro na doon nilalagay yung ice buko. Nakakatuwa kasi piso yung ice buko eh. Sa amin yung 25 cents. So kapag nakaapat kami na benta na ice buko, yung piso binibili din namin para meron kami makain na ice buko. Pero marami kaming binibenta. So ikot ng ikot. Doon pa lang, murang edad pa lang, natuto na kami sa ganyan. Hanggang nung nag-high school, kami nagdadala ng ano, yung tita namin gumagawa ng pizza. So kami gumagawa ng mga boxes. Tapos dadalhin namin doon sa eskwelahan. Doon sa canteen. Minsan nakakahiya kasi high school ka na. Kasi may mga tingin na kasi parang ang hirap na tingin sa'yo. Nung bata ka at high school ka na at nagkatrabaho ka para kumita ng pera, parang mahirap talaga ang dating mo. Di ba? Minsan nakakahiya. Pero syempre, kailangan min gawin eh. Hanggang nangarap kami na umasenso sa buhay. Kasi mahirap nga lang kami. Gusto namin maiahon yung aming kalagayan. Sana ay umasenso din kami one day. Nakita namin yung aming mga kapitbahay na umasenso. Doon nag-start yung uso yung Japan-Japan sagot sa kahirapan. Nalaman namin na kaya umasenso sila dahil yung kanilang mga anak ay pumunta ng abroad. Lalo na sa Japan. Nag-entertainer doon. Kami, pinangarap din namin na mag-dancer. Kahit puro kaliwa yung paa, inaral namin yan. Ayun, awa ng Diyos, naging dancer talaga kami sa Davao, yun siguro parang training ground, ginawa ng Diyos yun. Kaya wala masyadong kita dun eh, maliit lang kasi, mga bata pa kami, high school kami nun eh, 15 years old, kumasali kami sa contest, ganyan. Dun malakas ang loob namin, na-develop na. Siguro isa din yun sa pinakamagandang blessing pagka mahirap lang kayo, ay lumalakas yung loob mo. Basta guided ka lang ng tamang environment, katulad ng aming mga magulang na laging kaming sinasabihan na kailangan maging mabuti lang, huwag tayong gumawa ng hindi tama sa ating kapwa. So yun, at napadpad kami ng Manila. Talagang ginoon namin na makapasok sa Manila na maging dancer para makapunta ng abroad, para umasenso. At doon sa pagiging dancer natin, nasubukan nila tayong maging waiter dyan sa Makati. Una sa Quezon City, then Makati, tapos Quezon City ulit, then Makati ulit. Yun yung mga nagiging trabaho natin. Waiter, dancer. Kumikita kami ng 300 pesos kada araw hanggang napunta kami sa TV. Ganun lang din ang sweldo, 300 pesos per day. Magandang experience yun kung baka na-develop ka eh. Yung skill set, yung mindset na-develop kasi bawal malate dun eh. Tapos kailangan talaga pulido yung mga galaw mo. So, yun yung kagandahan. Kung baga naisip ko ngayon no, na talagang lahat ng mga nangyari noong nakaraan, pinagtagpi-tagpi lang ng Diyos yun. Na kailangan mo talagang daanan din. So ngayon, doon ko rin nakilala yung aking angel, man sa buhay sa pagiging dancer, si Anna. Siya ay naimbitahan sa negosyo na pang direct selling o multi-level. In-invite niya ako. Eh, negative ako sa ganun. Wala naman ako kahit idea eh. Alam ko kasi para umasenso ako, naka-fix ang mind ko sa abroad eh. Pero nakidnap ako eh. Kunwari daw, sunduin ko siya sa rehearsal nila. Pagdating doon, ay pinakitaan ako ng mga cheque yung kasama niya. Pero nung araw na hindi ako nilatagan. Dala ko kami ng brother ko doon, sinundo siya. Pero hindi kami nilatagan, pinakitaan lang muna kami ng mga income. Idol namin yung nag-invite. Siyempre, maneuvers yun eh. Kaya kilala yan sa industriya ng pagsasayaw. Sabi sa akin, next time, mag-gather na lang daw ako, makakasama ko para siya pumunta at ilatag niya yung negosyo sa amin.